Bunso sa tatlong magkakapatid ang tubong Lipa, Batangas na si Cadet First Class Warren Leonor. Housewife ang kanyang ina at ang ama, simpleng sundalo. Dahil hindi kalakihan ang sweldo ng ama, namulat siya sa hirap ng buhay. Studying in college at the same time will be a big burden for my parents. That's why it is also one of the reasons for entering the academy. Graduating number one of the PMA class of 2023 is Cadet First Class Warren D. Leonor, C-23215 CCAFP. Makalipas ang apat na taon sa akademya, siya ay magtatapos bilang top 1 ng Madasigon class of 2023. It's all about the hard work or the passion and the determination that I have showcased. That's why I have this kind of achievement that I have right now. Matatanggap niya ang Presidential Saber. Philippine Air Force ang pinili niyang branch of service. Is Cadet First Class Edmundo D. Logroño, C-23223-CCAFP. Samantala, class salutatorian naman si Cadet First Class Edmundo Logroño na mula sa Manito, Albay. Matatanggap niya ang Vice Presidential Saber. Papasok siya sa Philippine Army. Top 3 si Cadet First Class Nicole Sarmiento mula sa Butuan City, Agusan del Norte. Isa siya sa 5 babaeng pasok sa top 10. I did not see my gender as a factor or as an hindrance as to which to be able to reach my goal, and that is by every day I have just been doing what I can, what I'm able to do. Top 4 si Cadet First Class Zenzen Kayton mula Nueva Vizcaya. Top 5 si Cadet First Class Rez Mark Cantor na tubong Bugalyon, Pangasinan. Top 6 si Cadet First Class Rojan Macario mula sa Talon-Talon, Zamboanga City. Top 7 si Cadet First Class Samuel Banak na tubong West Fairview, Quezon City. Top 8 naman si Cadet First Class Kimberly Kate Lawingan mula sa Sadanga, Mountain Province. Top 9 si Cadet First Class Rico J. Fernandez na tubong Mulaves, Zamboanga del Sur. At top 10 si Cadet First Class Arla Krish Bahingawan mula sa Kiangan, Ifugao. Nauna na ang inihayag ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos na kakailanganin niya ang tulong ng Armed Forces of the Philippines sa pagpapanatili ng seguridad at paglaban para sa teritoryo ng bansa, lalo na sa usapin ng agawan ng West Philippine Sea. Handa naman daw ang mga magsisipagtapos sa hiling na ito ng Pangulo. I believe that we, the Madasigon Class of 2023, is ready to be deployed in the field and whatever circumstances or instances that our country may face. I believe the Academy has prepared us holistically. Yes, without thinking. Because in the past 4 years, the PMA has molded us with the right attitude, conduct, discipline, and character while instilling its motto of courage, integrity, and loyalty in accomplishing the mission of the Armed Forces of the Philippines. Further training na gagawin nila when they graduate from here, it's also related doon sa mga new equipment na ina-acquire natin sa modernization ng armed forces. So basically, prepared sila to undertake those training and to handle yung mga modern equipment na na-acquire natin out of our modernization program ng armed forces. Sa darating na May 21, magtatapos ang 311 kadete ng Mandirigmang Maydangal, simbolo ng galing at pagbangon o Madasigon class. 239 dito ay lalaki at 72 naman ang mga babae. Si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang magsisilbing panauhing pandangal sa nasabing graduation. Randy Guzman para sa Luzon Headlines.